So ayan, Rappelz Mobile, dating nasa PC lang, ngayon ay nasa mobile na, edi wow. Kinang ina, kaka-release niya lang po kagahapon sa Play Store, March 31, and coming soon naman po sa iOS, at ang game size po nito ay 2.20GB lang, at ayun, magaan lang naman. Isa siyang open world MMORPG ni PlayPark mga lodi, at ayun na nga. So ayan, yan ang itsura ng login at ayun na nga, may isang server pa lang sila, tapos dahil sa mayabang po tayo, atin pong ilalagay ito sa mataas na graphics settings, ganyan tayo kalupet, at ayan. So ayun na nga. Kung kinikina nyo ha, mga ulol! Ayan, kinikina nyo! Ayan! Maraming salamat sa suporta mga buwakan ng nanyo. At ayan, ay grabe galit na galit si kuya. So ayan mga lodi, there are tatlong mga races. So una itong gaya, itong may palakol. Tapos ayan, very good dahil non-gender locked ito, so may babae and lalaki. At ayan, isunod natin itong diva or yung mage nila, so parehas lang mga lodi, madami lang preview. Tapos mga lodi itong asura, or yung archer, so ayan tatlo lang. Tapos pag nagtap-tap ka po dito sa movement, ito po yung mangyayari. At ayan, buwakan ng, may character, skill preview po mga lodi. So sa akin ang gusto kong piliin ay ito pong asura. Bakit ko gusto? Wala lang, gusto ko lang eh, yun na yun. Ay pucha, ang dami pala nitong customization, holy shing, mula ulo, hanggang. At ayan, pasukin na natin mga lodi. Hello, I believe we haven't met before. What brings you here? The pathway to the... Gago, hindi pa tayo nagkikita. Ano nagdala sa akin dito? Edi yung Play Store, doon ko ito na-download eh. So ayan mga lodi, camera settings natin, naiikot-ikot natin tapos hanggang 4D po yan mga lods. Okay na okay yung camera view for me. Tapos ayan, mag-selfie lang tayo mga lods, okay na yung graphics nito mga boss, hindi naman kailangan ng masyadong maganda, importante maganda yung gameplay. Maganda ito mga lodi, ayan pindut mo sa taas sa kanan tapos, wala yung auto-pathing. Ayan makikita ninyo yung pointer, yan lang po ang susundan ninyo mga lodi, walang auto-pathing. Sari-sariling lakad dito mga lods. Ganyan lang mga lodi, kakausap-usap ka lang tapos pipindot ka na naman ulit sa taas sa kanan para lumabas yung kulay puti na pointer sa paa kung saan ka pupunta. Ganun lang lods, wala lang siyang auto-pathing dito. Ayan, pakinggan ninyo mga lods para sa skill paano magkaroon at maglagay. Shall we upgrade your skill? Tap this button, tap the skill tree tab. Select the skill, tap this. A new skill? Tap this. Are you curious about your newly learned skills? Naintindihan ba ninyo yung tungkol sa mga skills mga lods? Sana hindi. Tapos ito naman, paano mag-upgrade para sa mga gamit or items? Upgrade your gear to... Please select the... Tap the... Congratulations. Tapos ayan, mga lodi yung attack naman niya, hindi naman siya direktang auto-attack, ay hindi auto-attack na ito mismo, so para mag-auto-attack siya. Ang gagawin mo ay pipindutin mo lang siya ng padiin, itong nasa gitna o normal attack, ganun lang po mga lods, diinan lang sa gitna, para mag-auto-attack. Paano malagyan ng skill yung nasa baba? Edi pindutin lang po natin tapos ayan, pindot-pindot lang po. So sa mga skills na yan, ay magpindot-pindot lang po tayo basta ganun lang, pindot-pindot lang po. Tapos ayan, nababaliw na ako dito guys, nalilito na ako pa anong content gagawin ko dito buwakan ng NA yan. So basta marami tayong mga dungeons and mga boss na makakalaban din dito. Tapos katulad neto, tayo yung magiging mukhang boss dito. Tapos mamaya maya lang pag nakapasok tayo sa mga dungeons ay pwede na makipag-PK. Tapos dito mga lods ay may dimensions, sila dito na tinatawag. Tapos sa baba may nakalagay na online, siguro parang grupo ata ito or clan or nation or ewan. Basta parang grupo ata mga lods.
Aba, ewan ko ba dito, king inang yan. Sakit na ulo ko dito, hayop na yan. Tapos ito mga lodi, ito yung mga dungeons nila dito. So madami pang hindi bukas dito. Tapos iba-iba yan. Mayroong kung ilang beses ka lang pwedeng pumasok. Tapos meron naman yung kung ilang minuto ka lang ata pwede sa loob. So iba-ibang challenge yan mga lods. Tapos ayan may craft pa. Oh my god. Tapos ito naman mga boss, sa mga magtatanong about sa kung may trade ba, ayan po ang lalabas pag pipindutin ninyo ang ibang mga players po, ayan at ayan, at ayun na nga. Pindutin ninyo sa taas mga lods, at lalabas yung sa PK option. Yung slaughter option yung option na pinakamatindi, kasi pwede ka makipag-PK kahit kaninong mga players. At ayun na nga, tapos ito naman, hindi tayo makapang PK dito, hindi dito ang tamang lugar. Tapos sa quest na ito sa level 14, hayop na yan sa wakas at may kabayo na din po tayo, nice naman. Tapos ayan, ang bilis po tumakbo ng kabayo natin, so mag-selfie-selfie lang po muna tayo saglit. At ayan, say cheese lang. Tapos ito pa mga lodi, hindi ko din namalayan may pet na pala ako, yung sumusunod sa akin na makulay na manok, pet ko po yan, itong colorful na manok na sumusunod sa akin. Tapos ayan, ayang cute cute talaga, tang inang yan. Tapos magtungo na nga tayo sa PKPK. Tapos ayan, ay hindi pa po ito yung pwede mag-PK mga lodi, bali dungeon lang po dito. So sa dungeon po na ito ay may mga 10 players po dito ang pwede na magkakasama-sama. Mga 10 players po, so sa kada dungeons po mga lodi ay iba-iba po, may solo lang ata, may team, tapos may pwede yung mag-PKPK. At ayan, yung power saving mode niya. So ayan, sa dungeon na ito mga lodi dito sa Devil Dome, ay pwede po dito mag-PK mga lodi sa loob, tapos meron din po ditong buffs pang dagdag ng stats. May bayad lang na pera or diamonds mga lodi, so ayan, panoorin nyo na lang yung PK ko dito. So ayan, madaming salamat sa panonood mga lodi, kinang ina, sakit ng ulo ko dito sa laro na ito. Hayop na yan. Pero enjoy din naman po mga lodi kahit papaano. So ayan. Ay teka lang mga lodi, nagbabalik ulit ako. King inang yan yung ka-1-on-1 pala natin ay level 19 na pala, samantalang ako ay level 15 pa lang, king inang yan. Pero guys, enjoy pa din itong laruin. Sa totoo lang na enjoy ko naman talaga siya, medyo sumakit lang talaga ulo ko dito pero masarap naman. Masarap yung PK mga lods, sana try nyo din po ito. So ayan.